Lord, dahil sa kabila ng lahat, Panginoon, pinaparanas mo sa amin yung pagyakap mo, ang pag-ibig mo sa bawat isa. Walang condemnation, Panginoon. Salamat sa'yo. Dahil meron kaming ikaw, Panginoong Jesus. Tanggap mo ang bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa grace mo. Wala kami dito kundi dahilan sa biyaya mo, Panginoon. Lord, sa gabing ito, sa pakikinig po namin ng salita mo, ng mensahe mo, dalangin namin, O Diyos, na minsan pa i-reveal mo, Lord, ang sarili mo sa bawat isa. Hindi lang, Lord, sa mga baguhan, kundi maging sa mga matatagal na nagka-camp, O Diyos. Sa mga nanlalamig, Panginoon, sa mga nanlulupay-pay na, sa mga wala ng pag-asa, sa mga pagod na, Panginoon, reveal mo yung sarili mo sa bawat isa sa amin. Tinalam namin, Lord, Panginoong Jesus, kayo yung solusyon sa lahat ng pangangailangan namin. Sa lahat ng mga pinagdadaanan namin, ikaw ang sagot. Salamat po, O Diyos. Nag-e-expect kami, Panginoon, ang magandang gagawin mo at sasabihin mo sa bawat isa. Naririto kami, Panginoon, ang puso namin, ang isipan namin, ang tenga namin, O Diyos, para mapakinggan ang sasabihin mo sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Pinupuri ka namin, tinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kasi po, maaari na po tayo. Magandang gabi po sa inyo. So, welcome po sa mid-year camp natin ngayong 2024. No, kaunti lang tayo ng konti kesa nung summer camp. At medyo mas maginhawa tayo ngayon kesa nung summer camp, no? Okay, pamakipagbukasan po kayo dito sa akin sa Gawa, chapter 1. Acts, Gawa, chapter 1. Siguro pagdating ng time, malay nyo, next year, maka-afford na tayo ng aircon, no? Tara, hindi na tayo nagmamano-manong magpaypay. Sabagay, sa Sembre Camp, sa Peniel po tayo ulit, nakabook na tayo doon. Yung Believers Camp natin sa Tarlac po gagawin, doon aircon, no? Okay po, kung mapapansin ninyo yung mga tarpaulin natin dito sa likod, maganda kasi yung unang tingin mo pa lang, kahit na hindi mo pa nabasa, maintindihan mo na. Last time, I think, final call, tapos last time, last call. Ngayon, are you ready? No, ang pagdating ng Panginoon ay mas malapit na ngayon kesa nitong mga nakaraang taon. So, ready na po ba kayo? Okay, dito po sa Biblia, kanina nabanggit ko po na ang calling po ng Rema ay nasa lima. No, hindi naman babanggitin ko po sa inyo ngayon yung hindi naman kumbaga yung sunod-sunod na order. Pero ang isa po sa trabaho o yung pinagagawa ng Diyos dito sa Rema ay yung pagbibigay ng thanks. Isa yan. No? Patuloy yan. Patuloy. Isa ang trabaho ng Rema natin, ng church natin, ng ministry natin ay ang pagbibigay ng bautismo ng Espiritu Santo. Napatunayan ko po ito na kahit na hindi ka sa loob ng Rema, kahit nga nasa labas ka lang ng Rema eh. Kahit dyan sa sidewalk ay pwede kang magpatanggap basta gusto ng tao. No? Ito ay napakadali at sabi ko nga sa inyo, yung isa pong hindi naman siya nakakalungkot na pangyayari kung hindi isang nakaka-proud nga. Meron pong Bible school
dito po sa Manila na first year, second year, third year, fourth year. Kung mag-graduate po yung mga nag-aaral ng Biblia, nagpapastor sila. Yun ang nagiging profession nila, magpastor. Eh, fourth year na, hindi pa rin nagtatangs. Gagraduate na ng Bible School, marami nang natutunan sa Biblia, ay hindi pa rin nagtatangs. At sabi ko nga, isang bagay na nakaka-proud, yung pong isang batch doon ng, I think, second year. No, second year. Kasi yung iba, hindi na nagtutuloy ng fourth year. Okay na sa kanila yung second year, associate, parang associate pastor lang o associate degree. Eh, pupunta pa sa Rema, isang batch ng Bible School yan, ng second year, at doon sila tatanggap ng thanks sa atin. Bakit? Kasi hindi tinuturo sa Bible School. And dahilan, kasi hindi nila alam kung paano tanggapin. Pero ang sikreto po na ito, kung matatawag man natin sikreto, ay pinaalam po dito sa Rema. Kaya madali po nating maibigay. No? So, isa po yan sa pagkatawag ng Diyos sa atin. At ang pangalawa po ay ang camping. No, maniwala man kayo hindi, eh, sa palagay ko, dahil hindi ko naman binilang ito ngayon, more than 20 years na tayong nagka-camp, lagpas pa. At ang isa po na masasabi kong sinamahan tayo ng Diyos, may kumausap nga sa akin na sabi niya, gumawa daw ako ng documentary, ng video, ng isang palabas, ng yung ma-summarize yung experience natin ng more than 20 years ng pagka-camp. No, eh, sabi kong gano'n, ikaw na lang kasi matrabaho yan. May... Pero paano mo malalaman kung yan ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo kasi sinasamahan ka niya? No? Mararamdaman mo ang pagsama ng Diyos doon sa bagay na yun. Kung halimbawa, sabihin mo, kalooban ng Diyos na maglasing ako, tingnan natin kung sasama ang Diyos sa iyo rin. No? Kung maramdaman mo pa yung Holy Spirit pagkatapos mong gawin yan. May mga tao po pumapasok sa mga love life, sa negosyo, at pagkatapos nila pumasok doon, hindi na nila maramdaman ang presensya ng Holy Spirit na nasa mali ka na. Kasi sabi ng Panginoon, I will be with you always. At kapag ka, hindi mo naramdaman yung pagsama ng Holy Spirit, atras ka, balik ka. Baka nagkamali ka ng hakbang. No? At ang isa po ay yung pagkakamp. Dito, sinasamahan tayo ng Diyos. Dito, kumikilos ang Diyos. No? Sa loob po, hindi po mali yan. Hindi po mali yan. Sa loob po ng magsimula po noong bago pa mag year 2000, nagka-camping na. Nagka-camping na po ang church. So, more than 24 years na. Actually, before pa kaya. Before 2000, may camping na. Eh, 2024 ngayon, so more than 24 years na ang pagka-camp. At naalala ko po, nagkaroon po kami ng camping na hindi po ako nagkakamali, 11 na tao lang kami. No? 11 na tao lang. At ang campsite po ay yung Aling Tinay na yung gawaan ng chicharon tsaka ng cornic. Doon kami nagka-camp. 11 na piraso lang kami. And yet, makikita mo ang pagkilos ng Diyos. No? So, isa yun. Ngayon, ang isa po na natrabaho ng Rema ay ang magtayo ng simbahan. No? Ngayon, hindi ko na masyadong bibigyan ng emphasis yan, pero yung ito pong hindi ninais ng Diyos na magpalaki ka lang sa isang lugar. Kasi ang sabi po ng Biblia, humayo kayo, lumabas kayo. No? Iiwan niyo itong lugar na to at lumabas kayo. Kasi hindi ka naman pwede na nasa dalawang lugar at the same time, kailangan mong lumabas. At sabi niya, humayo kayo. So mayroong paghayo. No? At sa minsan, hindi namin naintindihan ito. Kaya ang tingin po namin nung time na kami ay naghiwahiwalay pa, malungkot. Pero nung kami naghiwahiwalay, sabi mo sa katabi mo, dumami tayo. Ayun, no?
Eh, yan po ay ginawa ng Diyos sa Jerusalem. Yung unang simbahan sa Biblia, masaya na sila, sila-sila na lang. At pagkatapos nilang 10 years na magkakasama sila, biglang ipinagtawag ng Diyos si Pedro na pumunta sa mga Hintil. After 10 years, doon lang nila na-realize na meron, na pwede palang ma-save, ma-born again ang mga hindi-Hudyo. At ang unang-una nga rito si Cornelio. After 10 years. At nung nabalitaan po ng mga church leaders na si Pedro, si Apostol Pedro, ay nag-Bible study at nagpatanggap ng tongues, no? Doon sa bahay ng isang Hintil, ng hindi-Hudyo, nagalit sila. Kasi ang pagkaintindi po ng mga Hudyo, ang kaligtasan ay sa kanila lang. Pero hindi po madamot ang Diyos. No? Kapag ka hindi ka nag-i-invite, madamot ka. Ang tinasinabi sa atin ng Diyos ay lumabas ka, umayo ka. Hindi ka mag-i-stay sa isang lugar. Kaya sabi niyang gano'n, ano eh, lawakan mo ang aking teritoryo. Anong ginagawa? Pinapalawak mo ang iyong kusina. Hanggang doon na lang ba? Hindi. Lumabas ka. Lawakan mo ang iyong teritoryo. Kumbaga, sabi niya, ano eh, yung enlarge my tent. Enlarge our tent. Ngayon, ang isa pong mensahe dito na sinasabi ng Diyos sa mga campings at maging sa pagsusoul win ay ang muling pagbabalik ni Jesus. Dito sa Biblia, meron po siya na dalawang sinabi na magbabala ka. No, mag-warning ka. Actually, marami pa ito, pero mag-concentrate po tayo dito sa dalawa. Dito sa Bible, may sinabi siya na dalawang bagay na bigyan mo ng babala ang mga tao. Dalawang warnings. Ulitin ko, mayroon pang iba. No? Pero, itong dalawang ito ang pangunahin na sinabi ng Diyos na mag-warning ka. Bakit? Kasi ito ay may kapalit, meron itong penalty kapag hindi mo nagawa. No? Merong parusa, hindi lang doon sa wawarningan mo, kundi pati sa iyo na magwawarning. Merong penalty, merong judgment, merong parusa na matatanggap yung wawarningan mo at meron ka rin parusa na pwedeng matanggap ikaw na nagwa-warning sa kanila kung hindi mo magagawa. Ito pong Marikina, itong school natin ay katabi po ng ilog. No? Kung gusto nyo magpa-water baptize, dyan, talon na lang. Ito pong lugar na to ay, hindi ko alam kung tama po yung term, parang flood zone. Nakabalita po ako, nakakita ko, na iba, mapapanood mo sa TV na kapag ka tumaas na ang tubig dahil sa bagyo, makikita mo yung mga lugar na ito yung naglulubog, lumulubog. Kaya merong palaging warning. At kahit nga yung mga cellphone natin ay nagbibigay ng warning. No, nakakatakot nga yung tunog, ang ingay-ingay. Kapag ka may lindol, may bagyo, laging may warning. No? At naalala ko po noon, nung sa ibang lugar, meron po yung palabas sila sa dagat, no? Sa yung parang lagoon o basta body of water, hindi naman siguro dagat yun, na parang theme park. At doon, nagbabarko sila, naghahabulan kuno at maraming nanonood. Na parang kala mo, nagbabari lang sila, parang Hollywood. Yung tubig, yung mga speedboat, didikit doon sa malapit sa mga tao at yung tubig tatalsik sa mga tao, yung mga tao naman tuwan-tuwa. Parang palabas na naghahabulan sila tapos makakarinig ka ng mga tunog ng baril, armalite, at meron silang pasasabugin yung apoy, yung talagang bolak apoy na ang taas at ang laki. Kahit na nasa malayong lugar siya, mararamdaman mo pala yung init. Masakit yung init. Hindi katulad sa mga pelikula, may apoy dito, hindi ka naman tinamaan, isang metro lang ang layo, parang hindi nasaktan yung artista.
Pero hindi pala totoo yun. Kasi kapag ka, yung ball of fire, yung halimbawa, may sumabog riyan, kahit malayo, mainit, masakit, no? Ngayon, naghihintay po kami ng mag-start yung palabas. Nung nandun kami sa lugar na yon, ito po sa ibang bansa, naghihintay kami na mag-start na yung show. Pero bigla pong nag-announce yung announcer at ang sabi niya, may warning sa amin ngayon, pinapaabot niya. Hindi pwedeng ituloy ang palabas. Pwede inagbayad ka eh. Nilibre kami dun eh. Anong gagawin? Sabi niya, may warning na may mga kidlat na dumarating. Nagkakaroon ng kidlat na delikado raw. Kaya nangyari po, dinelay yung palabas at yung isa ata hindi na natuloy. Bakit? Kasi may warning ng pagkidlat. No, lightnings. Eh, yung kidlat tumatama din pala sa tubig. At kahit na doon tumama yan, mararamdaman mo yung kuryente dito sa layong ito. So doon po yung babala na ibinigay sa amin noon, na discouraged kami, pero nung yung second showing niya, doon kami nakapanood. Anong sinasabi ko rito? Meron pong warnings na sinasabi ang Biblia. Ito po'y nakakamatay. At banggitin ko po sa inyo, number one, ang warning na may impyerno. Alam niyo po ba na si Jesus ay mas maraming sinabi na salita patungkol sa impyerno kaysa sa langit? Mas marami siyang warnings na sinabi sa mga tao sa dito sa Biblia patungkol sa impyerno kaysa sa langit. Ipinakita niya graphic, ipinakita niya, dinescribe niya ang impyerno at dinescribe ng Biblia na siya ay nagpunta roon para hindi na tayo magpunta. Sinabi niya sa impyerno ay may mga uod. May apoy, yung apoy na hindi namamatay at mga uod na hindi namamatay at ang mga uod na ito ay kakainin yung laman mo. No, eh, ito ang description. At sinabi pa niya rito na may mga halimaw, no, na nakita ko noon na ito na pinapalabas sa isang film showing na mukha silang kabayo. Mga halimaw sa loob ng impyerno na ang hahaba ng buhok na parang buhok daw ng babae. Nakalagay sa Biblia yan. Kumbaga, mga creatures, mga monsters na ang itsura nila ay mahaba ang buhok na nandun sa loob ng impyerno. At doon ay walang pahinga, walang pag-ibig, walang katahimikan, walang kapayapaan, puro hinanakit, puro paghinagpis, puro hirap. At ang sabi niya ganun, dahilan sa inayawan mo ang Diyos, ito ang babagsakan mo. Inayawan mo ang Diyos dito sa lupa, ngayon, ito ang kapalit. Ayaw mo ng kapayapaan, bibigyan ka ngayon ng kapighatian. Ayaw mo ng pag-ibig ng Diyos, ngayon yung galit ng Diyos. At ito nga, pinag-aaralan po natin, na alam niyo po ba dito sa camp, kahit na believer ka na, pero kapag ka nag-start kang mag-camp, kailangan dumaka muna sa impyerno. Alin, yung magazine natin na Hell. Kailangan mo maintindihan muna yan. Kailangan mo daanan muna yan. So merong warning ang Diyos sa atin patungkol sa impyerno. Sabi niya, huwag kang pupunta dyan. Huwag. Ngayon, kung maniniwala ka sa Diyos, dapat maniwala ka rin sa demonyo. May Diyos, maniwala ka rin may diablo. At sa Biblia, dito natin makikita na may Diyos at may Diablo, may Diyos, may Satanas. At dito rin sa Biblia, makikita natin na mayroong langit, kaya dapat tayong maniwala sa langit kasi sinasabi ng Biblia, hindi dahilan sa sinasabi lang ng mga tao na narinig mo, kung hindi mismong ang Biblia. Ang basihan ng Kristyanismo ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. At dito sa Biblia nito, sinabi niya na mayroong langit, pero sinabi din ng Biblia na ito na may impyerno. Ang goal natin ay makarating doon sa pamamagitan ni Kristo.
para makaiwas tayo sa impyerno. At dito rin, dito mo makikita. So, andun po yung pag-warning ng Diyos na paulit-ulit na huwag kang pupunta riyan. At ang pangalawa po na binigyan ng diin ng Diyos na warning ay yung kanyang pagbabalik dito sa lupa. No? At basahin po natin ito, simulan po natin sa verse 6. Si Jesus ay tapos nang ipako sa krus. Siya ay bumalik dito sa lupa at siya ay nag-follow up ng mga tao. No? Pinalo up niya yung mga disipulo niya, kinumusta niya yung mga disipulo niya. At pagkatapos noon, siya ay aakyat na. At ang susunod na pagbalik niya, ulitin ko po, linawin ko lang. Una, nung siya ay namatay, nung napako siya sa krus, umakyat siya. Pero bumalik siya ulit. Bakit? Kinumusta niya, pinalo up niya yung mga disipulo niya. At nung nakamusta na, nakausap na, umakyat siya ulit. At ang susunod na pagbabalik niya ay yung tinatawag na rapture. No? Hindi second coming. Rapture. Ngayon, dito sa pag-akyat niya, ito po yung babasahin natin. So, starting sa verse 6. Kaya't magkakasama-sama si Jesus at ang mga alagad nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yun. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y umakyat sa langit. Sino si Jesus? Umakyat sa langit. Samantalang nakatingin ang mga disipulo hanggang sa natakpan na ito ng ulap. Alala ko itong mga bata kami, pag nakakita kami ng eroplano, talagang mga magkakalaro kami. Minsan may eroplanong gumuguhit sa ulap eh. Makikita mo yung guhit niya eh. Nakatingin kami ganoon hanggang sa mamaya, hindi na namin makita. Bakit? Natakpan na ng ulap. At hindi ito po yung mga disipulo habang umaakyat si Jesus. Nakita nilang umaakyat. Nakita ng kanilang dalawang mata. At habang umaakyat, dumating ang time, hindi na nila makita. Bakit? Natakpan na ng mga ulap. Pero andun si Jesus. At ito ang sabi, habang sila'y nakatingin sa langit, wala na yung eroplano, nakatingin ka pa rin eh. At katulad po namin, yung mga disipulo, wala na si Jesus, natakpan na, pero nakatingin pa rin sila. Nakatingala, makamulat ang mga mata, tinitingnan pa rin si Jesus. At habang nakatingin pa rin sila, may dalawang lalaki na nagsalita sa tabi nila. Ito po ang sinabi, habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Naniniwala po ako ng mga anghel, ang dalawang ito. Mga taga-Galilea, ito ang sabi, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Di ba alam nung anghel na nakatingin ka pa kay Jesus? Minuto pa lang ang nagdadaan, di ba alam nung anghel yun? Pero ang emphasis kasi rito, alam mo na. Alam mo na. Bakit nakatingin ka pa rin? Bakit wala ka pang ginagawa? Alam mo na. Minsan, after 1 year, na malaman ng isang Kristiyano na si Jesus ay babalik muli, nakatingin pa rin. Isang taon na, walang ginagawa. Ituloy natin, sabi niya, mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo'y narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat ay magbabalik tulad ng nakita niyong pag-akyat niya.
makikita ng mga mata mo na babalik siya ulit sa pisikal. Hindi ko masisi itong mga apostol o mga alagad pa lang ang title nila rito. Naku, ako nga nung bata ako eh, tinitingnan ko yung aeroplano eh. Minsan yung lobo na lumipad, nakatingin pa rin ako, tinatry ko pa rin kung baga, gaano ba kagaling yung eyesight ko na makikita ko pa rin kahit malayo na, malabo na hanggang sa wala na, tinitingnan ko pa rin. Tinetesting ko yung mga mata ko. Pero dito, sabi ng mga anghel, alam mo na na babalik siyang muli, bakit nakatingin ka pa rin? Anong ginagawa mo't nandito ka pa? 2 years mo nang alam ito na mula nung nag-camping ka. 3 years mo nang alam ito mula nung nag-camping ka. Almost every month binabanggit ng pastor mo ang muling pagbabalik niya. Anong ginagawa mo? Somehow, ang isa sa meaning nito, andun yung sense ng pag-aapura, anong ginagawa mo pa? My goodness, pagpahingahin mo naman ako. Hayaan mo namang huminga lang ako ng malalim kasi kaalis lang ni Jesus. And yet, yung mga anghel, nag-aapura na. Bakit nakatingin pa rin kayo rito? Siguro, kung madaldal tong anghel na to, eh sasabihin niya, bakit nakatingin pa rin kayo rito? Ano? Anong gagawin niyo? Ha? Naghihintay kayo ng pagbalik niya? Ha? Ha? Eh, hindi nga ganun yung mga anghel eh. And yet, ganun ang sinasabi niya. Anong ginagawa niyo? Bakit nakatayo pa rin? Ano ibig sabihin niya nakatayo? Walang ginagawa. May mali dyan. May mali dyan. Bilisan niyo. Puro mali na lang nakita mo eh. Ang sinasabi niya, kumilos ka. Isa pong nakakainis na bagay yung nandun ka sa bus. Kung nararanasan niyo to. Pipick upin ka ng bus ng maayos doon sa bus stop. Before pandemic ha. O sige, pick up. Pasok. Ngayon, pagka ibababa ka ng may sala. Ibig sabihin ng awkward o ano ba. May kumbaga saan ka nalang ibababa. Misa ibababa ka pa sa maling lugar. Tapos sasabihin sa inyong konduktor, galaw. Apurahin mo ko ngayon. Pinick up mo ko ng, isinakay mo ko ng maayos, ba't di mo ko ibaba ng maayos? Sabihin ng konduktor, galaw. Gusto mo mag-apura na sa kita ng kalsada, galaw, baba na kayo, galaw. Hindi po parang may mali. Pero dito, sinasabi po ng mga anghel, galaw! Anong ginagawa mo? Nakatingin ka ba rito? Galaw! 3 taon ka na nagka-camp, galaw! Minuto pa lang ito. Baka nga wala pang 1 minute eh. And yet, nagde-demand na yung anghel, kumilos kayo. Kanina, nag-share yung mga tao ng mga final call sa kanilang mga buhay. Kanilang mga personal na bukas, marami pa yan. Tapos na lang yung oras eh. Pero bukas, meron pa. Nirecall lang natin yung kay Pastor Abby at Pastor Maya kasi magandang example sa mga hindi naka-attend last time. No? Pero naka-record lahat yan sa YouTube. Andun po yung isang worker na nag-backslide sa kanyang calling. Andun yung isang dating worker na iniwanan ng kanyang katayuan. At siya ay nagtrabaho na. Baring naghanap buhay na. At nag-message siya kanina habang pinapanood niya itong yung live, na naka-live tayo. Ang sabi niya, miyak siya doon sa text, doon sa chat niya. Madali lang naman eh, maglagay-lagay ka ng emoji na ano. Ibig sabihin, miyak ka na. No? Kasi walang emosyon niya, maliban lagyan mo ng emoji yan. Sabi niya gano'n, na-miss ko.
yung gawain ng isang worker. Anong ginagawa mo? Actually, ang kinausap po ng Diyos, ang kinausap ng mga anghel, ang kinausap ng Holy Spirit, ang kinausap ng Biblia, noong nagsalita yung dalawang anghel na nakaputi, hindi naman mga unbeliever eh. Patungkol sa pagbabalik ni Jesus, hindi unbeliever. Ang kinausap niya yung mga worker. Anong ginagawa mo? Ikaw na lingkod ng Diyos! Hindi yung mga malayo sa Diyos, hindi yung walang alam sa Biblia, hindi yung mga manginginom, hindi yung mga addict, hindi. Ang kinausap niya, anong ginagawa mo? Ang kinausap niya yung mga worker, yung mga pastor. Bakit nakatayo lang kayo dito? Yung iba nang iwan. Yung iba nagtrabaho na. Tulad ni Dimas. Ano niya, makamundo si Dimas. Gusto niya mga iPhone, kahit sira. Basta may iPhone siya. Bakit? Status symbol yan eh. Anong iPhone mo? One. Maraming nabibili niya sa Shopee. No, 14 pesos lang. iPhone na. Pagdating, sabon. Na-scam ka tuloy. Hindi niya kinausap yung unbeliever. Ang kinausap niya yung mga tao nakaramdam ng pag-ibig ni Jesus. Yung mga tao nakaramdam ng anointing ni Jesus. Yung mga tao na nakaramdam ng pagkilos ng Espiritu Santo kaya nagtataas sila ng kamay. Yung mga tao na may isa po akong kakilala na tatay eh. Namatay yung anak niya. Di umiyak. Sabi niya, di ako iiyak. Nung nililibing yung anak, yung nanay, yung mga kapatid, mga kamag-anak, nag-iiyakan. Pero yung tatay, sabi niya, di ako iiyak. Namatay yung susunod na anak. Sabi niya, di ako iiyak. Yung asawa, yung pamilya, yung kamag-anak, nag-iiyakan na habang nililibing. Pero siya, sabi niya, di ako iiyak. Bakit? May pigilang. Matapang ato. Tama ba? Matapang ato. Baluktot yung Tagalog. No? Parang atapang berna. Tama ba yun? Nalala nyo ba yun? O basta yun. Tapang nga ba? Ano? Basta. Pero sabi niya, nung naboy again, nung namatay ang anak ko, kaya ko hindi umiyak. Matibay to. Palibasa, siguro ang awit niya, ang kailangan mo'y tibay lang. Namatay yung pangalawang anak ko, hindi ako umiyak. Pero nung umatay lang ako ng camp, kahit na nung pigil ko, hindi ko mapigilang hindi umiyak. Bakit? Kasi ang Holy Spirit, pag pumasok sa puso mo, pag ang salita ng Diyos humiwa sa puso mo, maghihiwalay yung kaluluwa sa kasukasuan. Yan ang sinabi ng Biblia. Tatagos at tatagos siya doon sa pinakapuso mo. Ano mangyayari sa'yo? Iyak ka at nagtataas ka ng kamay. Pagkatapos mong maranasan yan, bigla kang mangiiwan. Bigla kang aalis. Eh, kailangan kong magtrabaho. Walang problema kung tinawag ka sa pagtatrabaho. Pero, kapatid, ipinagpalit mo ang Diyos, ang calling mo, ang ministry mo, ang pagkatawag mo sa pera. Magising ka. Sabi niya, in this world, you will suffer persecution. Ano ibig sabihin persecution? Mga persecution ay yung parang tape
na nakadikit sa dingding o sa isang bagay, dinisign kang dumikit ka kay Jesus. Pero ang persecution, pipilasin ka paalis. Anong klaseng tape ka? Kung isang hila lang sa'yo, tanggal ka agad. Maganda yung mabalatan ka muna eh, bago ka bumitaw. Bumitaw na talagang, alam niyo ba yung tape na ano, sa sobrang dikit? Pag ginano mo, hindi talaga nakukuha, maraming naiiwan. Yan ang persecution. Kahalisin ka. Hanggang sa, nagawa ko yan eh, dahan-dahan ko pinipilas na ganyan, hanggang sa mamaya, ayaw talagang matanggal. Anong nangyari? Nagsawa na ako. Eh, ang diablo nga, hindi pa nga sawa eh, natanggal ka na. Iniwan mo yung pagkatawag mo. May mali. Kasi ang kinausap po dito, ulitin ko, ang kinausap ng anghel dito, sabi niya, mga alagad, tagasunod, ikaw na nakalasap, nakatikim, nalasahan mo, naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, ang anointing ng Diyos, ang hipo ng Diyos. Nakaramdam ka ng ginhawa, nakaramdam ka ng comfort, nakaramdam ka ng yakap ng Espiritu ng Diyos. Sabi niya, anong ginagawa mo pa? Kasi itong si Jesus na nakita mo, nakita ng mga mata mo, kung paano siya umakyat, ay makikita mo rin babalik. Ito ang pangalawang babala ng Biblia sa atin. Naintindihan na ba ng mga apostol? Hindi! Kung ano yung sinabi ng anghel, tanggapin mo na lang. Marami pa itong pangyayari. Mahaba pa ito. Malalim pa ito. Kasi dito sa original na 11 na ito, wala na si Judas, patay na. Nag-suicide. No? Uminom ng Clorox. Nagpakamatay si Judas dahil di niya matanggap yung mali niya sa halip na magsisi na lang. Pareho lang sila ni Pedro eh. Nagbigti. Wala dito si Apostol Pablo. Di pa siya born again. Si Pablo na ay si Judas pa. Pero nung na-born again siya, nakatanggap siya ng maraming kaalaman, katuruan, galing sa mismong ang Diyos ang nagturo. Binigyan siya ng malawak na kaisipan. Kumbaga, hindi ko alam kung lumaki yung utak niya. Pero binigyan siya ng malaking kaalaman. Hanggang sa isinulat niya ang 2/3 ng New Testament. At sinabi niya, ang muling pagbabalik ni Jesus ay ganito. Darating si Jesus at yung mga namatay na kay Kristo, mga born again, mga Kristiyano na namatay na, no? Tanong mo yung katabi mo, gusto mo mapabilang sa kanila? Eh, siyempre hindi. Ayaw natin. Namatay na, nilibing. Bakit? Eh, siguro, hindi alam kung paano gawin ganito ganyan. Namatay na. So ako, ikaw, tayo na nabubuhay pa, pagdating ni Jesus, ay kukunin niya. Susunduin niya. Mauna ang mangyayari, sasabihin natin dito sa basketball court na ito, no, dito sa gym, dito sa hall na ito, mayroong Kristiyanong namatay at natakpan na nitong semento na ito. Pagbalik ni Jesus, itong mga nakalibing dito na mga Kristiyano, lalabas dyan. Nakaganon. Yan, nakaganyan. Ganun ba? Hindi. Lalabas yan, aakit sa langit, no? Sasalubungin si Jesus. Pagka nandun na silang lahat, tayong mga buhay pa, na hindi nakaranas ng kamatayan, ay susunod na lilipad. Mawawala ng epekto yung gravity sa atin.
Akit doon, si Jesus naghihintay rin sa taas, hindi naman siya lalanding dito, at sabay-sabay na tayong papasok sa langit. Kaya hindi lahat ay mamamatay. Ngayon, kung may mamatay, aakit pa rin yan, pero wait lang. Yung unang resurrection, yung isa sa mga unang resurrection nung namatay si Jesus, bakit kasi lahat ng tao na namamatay noon na mabuti o matuwid, hindi naman dumidiretso ng langit eh. Hindi pa pwede na nababa sa ilalim ng lupa. Doon sila tumitira, doon sa impyerno. Pero yung impyernong yun, walang, yung impyerno nahati sa dalawa, mayroong apoy at mayroong air condition. Ngayon, lahat ng na mabuti, katulad nila Abraham at ni Lazarus na nakalagay sa Bible, doon sa doon sa paradise na tinatawag. Kaya nga sabi nung isang nakapako doon, sabi niya, Panginoon, huwag mo ko kakalimutan na. Sabi ni Jesus, ngayon din, sasama kita sa paraiso. So ang paraiso, hindi doon at saka hindi sa luneta. Bababa. At doon, inaaliw sila, no? Siguro, pinapakain ng ubas, ganun. Pinapaypayan. Basta walang torment doon, walang apoy doon, hindi katulad sa kabilang side. Ngayon, nung namatay si Jesus, lahat ng nandun sa part ng impyerno na yon, umakyat dito sa lupa. At basahin niyo po ang Biblia, namasyal. Parang wala lang eh. Parang nabasa mo lang, pero kung pag-iisipan mo, ang sabi na masyal. Nag-akyatan sila dito sa lupa, nakita ng mga tao. Hindi ko alam kung nagpunta sila ng mega mall. Basta nag-akyatan lahat yan dito sa lupa, pagkatapos nun, tsaka lang pwedeng umakyat doon. Kaya one time, malinaw ba sa inyo mga kapatid? Okay, ngayon, kapag ka nagsama-sama na ang mga buhay, nagsama-sama na ang mga, yung mga namatay, no, hindi na sila agnas, hindi na sila kalansay. Bibigyan sila ng bagong katawan, bibigyan tayo ng bagong katawan. Makikipag-eyeball tayo kay Jesus doon sa taas, saka tayo papasok ng langit. At pagkatapos noon, babagsak na ang galit ng Diyos dito. Yung galit na pinipigil niya, babagsak niya sa lupa at kawawa ang mga may iiwan. Ito yung pangalawang warning ng Diyos. Isipin mo to. Yung babala, hindi niya sinabi, saan makikita yung kinukwento ko? Paulit-ulit na lang naman to eh. Dito sa Thessalonica. Sa unang Thessalonica. Chapter 4. Mababasa mo yan dyan. Yung sequence ng events, yung pagkakasunod-sunod, nasa Thessalonica. Pero ito po sinasabi ng Biblia, hindi niya sinabi sa mga unbelievers, hindi niya sinabi sa mga hindi Kristiyano, hindi niya sinabi sa mga labas ng simbahan, hindi miyembro ng simbahan, sinabi niya sa mga lingkod ng Diyos, anong ginagawa mo? Nung ginagawa mo. Alam niyo po, meron yung isang bagay na makikita mo kung anong yari ng pagkakristyano nitong taong ito. Yung misa kasi kapag ka, halimbawa, tatanungin mo, may bago ka palang miyembro, sino siya, ganito, ganyan. Ama, dalawang taon na po yan dito, nagpapatuloy naman. Pero ito eh, nagpe-pray ba yan everyday kahit na nagpapatuloy? Nagtatangs ba yan? Nakaka-pray ba siya? Nakakapagtangs ba siya ng 1 hour a day? Could you not pray for an hour? Sabi ni Jesus. Di ka pa makapanalangin na kahit isang oras man lang sa isang araw. Nagpe-pray ba yan o paaten-aten lang? Nagtutuloy-tuloy namang umaten. Once a month. At least continuous. Monthly. Meron yung ano, isa pa. Nagsusuporta ba sa church yan? Nandun ba yung pagtatight niya? Nandun ba yung pagpa-partnership niya? Nandun ba yung involvement niya sa activity ng church? May ministry ba yan? Alam niyo, kung sasabihin ng pastor, unang tanong, hindi po. Pangalawang tanong, hindi po.
Natulong ba? Hindi po. Anong ginagawa? Na-attend lang po. Makikita mo yung yari niya, yung quality, yung build niya. Kung ito ba ay Japan-made, European-made, US-made, o China-made. Makikita mo yung pagkayari ng Kristiyano ito na pagdating. Meron po yung mga tao na alam niyo yung nyog. Ang tangkad-tangkad, ang payat-payat, pagka dumating yung signal number 3, babaluktot yung nyog pero hindi mapuputol. Antibay. No? Kumbaga nakaganon na eh. Pero antibay. Binabayo na ng pagsubok, binabayo na ng problema, pero nakatayo pa rin, hindi mo mapuknat eh. Hindi katulad ng mga kamatis, saluyot. Isang bagyo lang, hindi pa nga masabing bagyo, lagas na. Tingnan mo yung katabi mo. Are you a tomato or potato? Napakahina! Hindi tatagal sa gera. Oo, kaya niyang uminom ng isang drum na beer. Pero pagdating lang sa ibang bagay, bagsak na yan. Maaaring sa ibang bagay, you're tough. Kumbaga parang tibay. Pero pagdating sa ibang bagay, bakla ka. Kahit mahina. Alam niyo ba kung ano sinasabi po ng ano ng Biblia? Sabi niya, kung hindi mo mapakain ang pamilya mo at ang alam mo puro barkada lang, puro pagdodroga lang, puro paglalasing lang, puro bisyo lang, pero hindi mo mapakain ang pamilya mo, bakla ka. Bili mo sa katabi mo, magbanat-banat ka naman ng buto. Yan ang sinasabi ni Pablo eh, nagbabanat kami ng buto, hindi kami tatamad-tamad. Pero meron kasi yung ano yung pagkakayari nitong Kristiyano na ito. Supposed to be, pang unbeliever ito, pero kasi yung spirito nandito na mas parang marami unbeliever. Ano, marami ang believer eh. Kaya mamaya, believers camp na ito. Alam nyo, makikita natin dito kung alin yung talagang maganda ang yari. Nalala ko nung nagbibisikleta po ako nung high school ako. Yung plaka ata ang tawag doon, yung plaka, yung basta yung kinakapitan ng ganun, plaka ba ang tawag sa ganun? Yung parang ngayaw. Yung ano? Yung nakatusok na ganun, yung pedal, gaganun mo, yung plaka ba? Oh, sige, ganito. Alam nyo, kami magkakaibigan, no? Marami kami, mga bikers, ganun, mga high school lang. Ang parang kinokovet namin, yung parang sinasamba namin, ay yung mga piyesang galing Japan. Kasi parang, wow, ang tibay nito, ha? Sa bisikleta. Yung pag sinabi mong Japan-made, mahal, pero matibay. Ngayon, yung ibang mga kasama ko talagang, hindi namin kaya yun eh. Kasi mahal. Eh, ang kaya lang namin, at most, mga Taiwan-made. Pero, napapakialam ko na ngayon doon. Pero noon, para bang, pagka Japan-made yan, wow! Ganon. No, talagang kumbaga, sambahin. Bilib na bilib kami, pagka yung piyesa niyan, Japan, tinitingnan pa namin yung mga piyesa ng kasama namin na Japan yung piyesa ng bisikleta niya. Parang ingit na ingit kami. Pero alam niyo po dito sa pagiging Kristiyano, titingnan mo rin anong yari nito. Huwag po kayong ma-offend, pero nagbibigay po ako ng info. Narinig niyo yung mga sinabi nila? Pag wala kang final call, di maganda yari mo. Pag hindi ka nakaranas ng last call, di maganda yari mo. Tamad ka. Pasensya na po, itong totoo. Kung wala kang karanasan sa final call, last call, something is wrong sa'yo. Nakatayo ka lang. Kasi tinawag tayong
maghanap ng mga kaluluwang mamamatay na. Sabi niya, anong ginagawa niyo pa rito? Nakatayo kayo at nakatingin pa. Anong ginagawa ninyo? Nagkakamatayan na ang mga tao. Parang napaka-demanding ng Diyos. Bakit kasi hindi mo siguro maintindihan? Kasi hindi mo buhay. Pero kung buhay mo yan, dito po sa Rema, meron po tayong tinatawag na prayer request. At meron po magsasabi sa akin na, Pastor, si tatay ko po ay nadala sa ospital, pahingi po ng prayer. Ay, gagawin ko on the spot, kahit silent lang, magpe-pray ako. Misa nga, habang naglalakad ako, matanggap ko yung message na yun eh. Magpe-pray ako, kung may kasama man ako, magpe-pray kami. Hindi ko na pagpapabukas pa. Bakit? Kasi ngayon siya humingi ng prayer request eh. Eh ngayon niya kailangan yun. Halimbawa, na-aksidente po yung anak ko. Na-aksidente po si nanay. Eh mag-pray na ako ngayon. Hindi pa ako magpe-pray na. Hintayin ko munang gumaling, tsaka ako magpe-pray. Ano ka ba? Tapos, ipapasa ko yan sa iba para ipag-pray din nila. Alam niyo mga kapatid, meron po akong napansin dito eh. Kasi pagkatapos mong ipag-pray yung tao at hindi mo ka mag-anak yan at hindi ikaw yan, madali mo nang kalimutan. Hindi katulad ng meron po akong isang kakilala dahil yung nanay niya ganito nangyari na ospital at parang agaw buhay na. Kinontak niya ako, sabi ko, kukontakin ko na yung ibang kasama natin para ipag-pray din namin. Alam niyo, nangyari, nalaman-laman ko, hindi na pala niya hinintay na sabihin ko sa mga tao kasi siya na ang nag-forward sa kanila. Para bang, anong tawag sa ganun? Parang invasion? Parang yung nangunang bait ka na pinaalam mo na sa mga tao na hindi mo man lang pinadaan sa pastor? May tawag sa ganun eh. Ano ba tawag sa ganun? Na parang bypass. Pero alam niyo, hindi ko masisi. Kasi siya yun eh. Nanay niya yun eh. Hindi pa ako naninisi sa ganun. Bakit? Kasi nanay niya yan eh. What if ikaw yung ipapinapinal call na? Di ka ba mag-aapura? At ito po ang sinasabi ng Biblia. Iba ang yari ng nag-final call na. Somehow, makikita mo ang yari ng isang Kristiyano kapag ka nakaranas na ng final call na ginamit ako ng Diyos para iligtas yung tao. Iba. Alam niyo ba sa pagbibigay, meron kang joy na natatanggap kapag ka ikaw ay nagbibigay. Oh yes. Kaya po maraming, kahit nga unbeliever eh, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng pagkain, nagbibigay ng grocery. Parang may joy kang natatanggap. It is better to give than to receive. Yes. Walang mali ron. No? Nagbibigay ka, wala pong problema. Kapag ka nag-offering ka, kapag ka nag-tithe ka, mandun yung satisfaction na nagawa ko yung part ko. Pagka nag-partnership ka, nag-love gift ka pa, nagawa ko yung... Sabi natin, tutumba ito. Ito na lang. Ito. Tutumba. Ngayon, nakita ng mga kalalakihan. Alam niyo, magmamalasakit yan eh. Para iwasan yung pagtumba. Kasi nakikita nila eh. Lalabas yung mabuti sa isang tao. Pero kasi yung nangyayari doon sa taong maaksidente na, yung mangyayari doon sa taong magpapakamatay na, at yung mangyayari doon sa isang taong minuto na lang, kukunin na. Hindi natin nakikita eh. And unless we will make sure na kailangan masiran silang lahat, kasi kung hindi, what if kung may mamatay? What if kung pagka, tulad nito, alam nyo ba? Every 2 seconds, may namamatay. At ang labo ng chance na pupunta ng langit yan, every 2 seconds.
At sa loob ng isang minuto na dumaan, 30 tao na ang namatay. Saan nagpunta yan? Saan nagpunta? At kung hindi kakikilos, katulad nitong sinasabi nito itong mga anghel na to na, bakit nakatayo pa kayo rito? My goodness, pagpahingahin mo naman ako. Dinadigest ko pa, dinadownload ko pa, nagbabuffering pa yung isip ko. Si Jesus, kakikita ko pa lang, kinuha siya. Hindi't magde-demand na yung mga anghel. At ang sabi niya, ano pang ginagawa ninyo? Ganun ka-demanding ang Diyos. Bakit? Kasi ganun ka-importante. Close natin to. Kuya Dax. Isa pong bahagi ng mga workers, yung part nila ay yung mag-share ng Word of God, magbahay-bahay. Yes. Pero alam niyo po, hindi lang yung 9 to 11 ng umaga, yan 2 hours na window na yan na mag-share ka. Kasi bawal na kasing mag-share ng 11 o'clock pababa eh. Ng mga hanggang 1 o'clock, bawal na eh. Bakit? Kasi yung mga share-sharean mo, nagluluto na. Hindi magandang distorbohin kasi yung isip nila nandun sa pagluluto, baka masunog. At yung iba naman, yung kainitan, tulad nitong last na summer natin, tapos na po ang summer, ay sobrang init. Baka mamaya, sa halip na mamatay yung, kumbaga iniisip mo, mamamatay yung share-share, anong mangyayari, yung worker ang mamatay. Kasi sa init. No? Ngayon, ang sinasabi ko po, hello? Paki-silent na lang po yung mga cellphone natin. Isang part ng worker ay habang nagsishare sila, meron pong mga tao na, tulad nito, meron po yung isang tao na nanay na may pamilya. And yet siguro ang pangit ng ugali nitong nanay na to, ayaw siyang patirahin ang anak niya sa bahay nila. Alam niyo po kung saan siya nakatira? Doon sa dating kulungan ng baboy. Nilagyan na lang ng pandong. May upuan siya doon, may mabahong kama siya roon. At meron siyang kalandun. Yung anak niya nandiyan lang sa kabila. Pero hindi siya pinapapasok. Bakit? Siguro pangit ang ugali niya. Talagang may mga tao pong ganun, matinik kasama. Sabi mo sa katabi mo, kaya hirap mong yakapin eh, matinik ka eh. Masakit ka ang kasama. Sabi mo, nasasaktan ako sa'yo. So, ang isang part po ng worker, ma-encounter nila itong mga ganito na maniwala kayo, ang dami niyan. At kapag ka yung worker walang karanasan na ganyan, magkakapag-question kayo, bakit wala ka naranasan na ganyan? Kasi kahit mahirap, mayaman, may nararanasan kami ganyan eh. Ngayon, yung nanay, pagka sinimulan mong sharean, alam niyo po, lalabas talaga yung kasungitan. Malis ka, ayaw kitang kausap. Hindi man lang magsabi ng, ay patawad, magalang pa yung ganun eh, pero itong nanay na to, ayaw ko makinig, malis ka. Talagang yung sungit. Ngayon, ang gagawin po ng worker, maging mapagbantay tayo rito. Bakit? Kasi sila ay tinanggihan na ng tao. Pero pinapunta ka ng Diyos dyan kasi hindi tinatanggihan ng Diyos. Ano ba yung kantang ano? Nanunumbali sa iyong itatalangin
nalulubali sa iyo. Po kayo rito. Itong kinukwento ko po na nanay na nandun sa kulungan ng baboy, samantala yung anak nandiyan lang, natatanaw siya, ayaw siya papasukin sa loob. Siguro nga, masakit kasama, mahirap kasama. Alam niyo, pinuntahan po ng worker, galit, sungit. Parang walang, yung wala ng hiya-hiya na ayaw ko kayo. Hindi katulad ng patawad, nahihiya ka pa eh, pero ito, ayaw ko kayo, malis kayo. Alam niyo po, ginawa ng mga worker, binalikan. Sabi niya, sabi nila, magsishare lang po kami. Alam niyo yung mga matatanda lang ganun? Yung matanda na. Hindi nila gusto ang Word of God. Walang lasa sa kanila yun. Abala lang. Hindi nila nakikita yun. So, pinagalitan ulit. Karaan po ng ilang araw, bumalik itong worker, may dala ng grocery. Dalawang noodles, ilang dakot ng bigas, tsaka tinapay. Alam niyo po, itong matanda, biglang lumambot yung puso. Sabi niya, siguro, may magpapakain na sa akin. Kasi yung mahal-mahal ka ng Diyos, salita lang yun eh. Pero sabi ka ng Diyos, bigay mo yung t-shirt mo. Give. Kapag ka hiningi sa yung t-shirt mo, bigay mo pati yung kapote mo. Give. Kasi hindi lang maintindihan yung Word of God. Ang naintindihan nila, kindness. Sabi ni Jesus, nabilanggo ako pero di niyo ako dinalaw. Nagutom ako, pero di niya ako pinakain. Somehow, yung kindness, nagdala ng dalawang noodles siguro, tsaka ilang dakot ng bigas, babawas pa sa budget nung worker yun. Binigay lang doon sa matanda, simulan lumambot yung puso. Ngayon, sharean mo. Kasi hindi mo alam. Last call na mamamatay na yung matanda. Maghalika, maghalika, Panginoong Jesus, maghalika. Sa buhay meron po yung ano dito sa isang simbahan po natin. Meron pong isang nanay na pinababayaan ng mga anak. Hindi ko na po isasama sa kwento rito yan. Kasi bukas meron pa eh. Madami pa. Ngayon, pinababayaan ng mga anak, minsan natawag siya, nagugutom ako, sabi niya ganun. Hindi ito si Lola Isabel, kung kilala niyo po, alam niyo yung kwento niya, hindi ito. Nagugutom ako, pero yung mga anak, walang nalapit.
Hanggang sa nadatnan po ng worker, somehow, yung mga manggagawa, kailangan nilang makipagkwentuhan. Kasi yung mga matatanda, yung mga malapit ng mamatay, naghahanap ng pamilya. Naghahanap ng makakausap yan. Ang mga matatanda, tampuhin yan, isa tulang. Naghahanap ng pwedeng, yung naghahanap ng anak. Ngayon, sabi ng worker sa akin, nung nag-report na, sabi niya, lagi pong gutom si nanay. Sabi ko, bakit wala pong pamilya? Sabi niya, meron po. Eh, bakit hindi binibigyan ng pamilya? Ganon. Hindi ko po alam. Parang nagsasawa na sila doon sa nanay nila. Alam niyo, yung mahal-mahal ka na, Diyos, hindi lagi tumatalab yun eh. Ang kailangan nila, yung maging Kristiyano ka. Maging anak ka. Na someone na mararamdaman nila yung yakap. Yung mga lola, naghahanap yan. Yung lolo, naghahanap ng kalinga yan. Ngayon, sabi ko, tanongin mo ako nung paborito niyang ulam. Ngayon, sabi po nung worker, ang gustong-gusto po niya yung tinapa. Eh sabi ko, magkano ba yung tinapa? Eh sabi niya, 50 pesos po yung tatlong balot. No? Eh sabi ko, ano, sige, bumili ka na nga bumili ka ng apat. Bigay mo. Ay, pastor, sabi niya, wag po. Anong wag po? Sabi mo, tinapa ang gusto niya. Wag po nating bigyan ng marami. O, sabi ko, di ba dapat marami siyang makain? Sabi niya, wag po. Bakit nga? Kinukuha po ng mga anak. Nabalitaan ko nga, kinuwenton. Sabi kong ganun, hindi kasi niya maubos yung kalahati ng tinapa. Alam niyo, ginagawa ng mga workers, sinusubuan niya. Habang nakikipagkwentuhan. Pagkatapos nilang makipag-banding, yung magpe-pray sila. Hindi naramdaman nung lola, nung nanay, nung tatay sa anak nila. Kaya tayo mga workers na nagiging anak nila. Kalahati lang nakain nung nanay at nung sabi niya, mamayang gabi, kakainin ko yung kalahati. No? Eh, pagbalik po nung worker, dadaan sila, dadaan at dadaan, kahit na tapos na siyang masyeran, babalik pa rin para ipakain. Sabi niya ganun, anay, asan na po yung pagkain niyo? Kinuha nung anak ko eh, kinain. Ninakaw pa. Ito yung trabaho natin. Kaya huwag mo iiwan yung ministry mo. Kailangan, andun yung part natin na kasama sa salvation nito. Maghalika. Tinatawag ako yung music team. Maghalika, Panginoong Jesus, thank you.
Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaki, nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo? Always may dahilan. Bakit? Bakit hindi ka nag-evangelize? Bakit hindi ka nag-share? Bakit hindi ka nag-worker? Bakit hindi ka nag-ministry? Lagi tayong may dahilan. At ito nga, nagtatanong, bakit kayo narito, steady ka? Bakit kayo naka-steady at nakatingin? Titingin-tingin na lang. Sinasabi ng Diyos, dapat may ginagawa ka. Dapat may ginagawa ka. Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Babalik siya. Masyado na sigurong advance kung sasabihin ko na hindi tayo lahat mamatay. Kasi aabutan ka na ng pagbabalik ni Jesus. Ngayon, yung team po natin na Matthew 24, hindi po natin na pinasadaan ni Pastor Mulo kanina. Itutuloy ni Pastor Marlon bukas. Pero hindi ko po gagamitin teksto ito kasi nasa introduction tayo. Pero alam niyo, anong susunod na chapter sa Matthew 24? Anong chapter? Hello? Anong susunod na chapter sa Matthew 24? E di 25. Alam niyo, doon sa Matthew 24, nandun yung mga signs na darating na si Jesus. Kasi kung ako nga, nagmagamit po ako ng Waze, tinitingnan ko, malapit na, malabo pa, ginaganong-ganong ko yung screen ko para malaman ko lang. At ang Biblia po ay nagbigay ng mga signs na malapit na. Ngayon, dito sa Matthew 24 yon. Pero dito sa Matthew 25, tinuloy niya. Hindi pa tapos ang warnings. May sinasabi niya siya dito sa Matthew 25, yung tamang attitude mo kung gusto mong sumama. Kasi pwedeng alam mo, pero mali ang attitude mo. Ibig sabihin, alam mo lang, pero wala kang ginagawa. Kasi pag sinabi ko, ingat kayo kasi may holdover ng cellphone dyan, hahawakan mo kagad cellphone mo, di ba? Sa Matthew 25, yung attitude ang binigyan niya ng diin. May 10 berhen, sabi niya, parating na ang ikakasal. Si Jesus ang tinutukoy niya. Merong 10 bridesmaid. Mga babae ito na mag-a-assist doon sa dalagang ikakasal. Sabi niya, yung 5 matatalino at yung 5 bobo. Asensya po sa word. Yung 5 puspos pa. Maraming langis. Samantalang yung 5, kulang na ang langis. At nung paparating na yung ikakasal, naubusan sila ng langis at nahingi doon sa 5. Ang sabi nung 5, hindi na namin maibibigay sa inyo ito. Ang ginawa nila, ngayon sila magkakraming, ngayon sila pupunta sa labas at bibili. Magawa pa na nila bang mag-camping? Isa lang ang sinasabi ng Diyos. Bakit sa Matthew 25, 10 ang sinabi niya, 10 matatalino, 5 matatalino, 5 hindi matatalino. Ang ibig sabihin nito, maaaring akala mo naka-ready ka, pero hindi pala. Kasama ka sa mga nakatingin, kasama ka sa mga nag-aabang. Alam mo nakahanda ka. Alam mo ready ka na. Yung pala hindi. Sabi ng Biblia, mag-isip ka. Akala mo, pwede kasing andun yung palagay na handa na ako. Handang-handa ako. Sasama ako sa rapture.
Sure na sure ako. Pero andun ang warning ng Diyos. Pwede palang hindi kahanda. At andun ang babala ni Jesus sa atin. Dahil si Jesus ang nagkukwento. Sabi niya, hindi mo alam, baka yung katabi mo hindi sumama sa rapture. Hindi mo alam. Baka nga yung pastor eh, hindi sumama sa rapture. Baka nga ako, hindi rin ako sumama sa rapture. Nagmamagaling ako na, si sermon-sermon ka. Bandang huli, ikaw palang naiwan. Sabi niya, mag-ingat tayo. Kaya nga, binigay yung Matthew 25. Kasi may mga tao na sure na daw, pero hindi nakasama sa rapture. Kasi, ang tinutukoy po rito ay yung maging mapagbantay. Kulang pa ako sa kota. Maniwala kayong mga kapatid, hahanapin sa atin ng Diyos yung mga last call na yun. Hindi hanapin sa iyo ng Diyos kung yumaman ka o nakatapos ka sa pag-aaral. Pero hanapin ng Diyos sa iyo yung mga final call na yan. Anong ginawa mo nung nasa lupa ka? Anong ginawa mo nung buhay ka pa? So maganda pong pala isipan sa atin ito. At ngayong gabi, hindi ko na po kayo tatanungin na ready ka ba? Ang tatanungin ko po sa inyo, meron ka na bang last call? Meron ka na bang final call? Meron ka na bang nadala sa Panginoon? Meron ka na bang nailapit sa Panginoon? Hindi ko na po tatanungin sa inyo kung naka-ready ka, Tatanungin ko po sa inyo, meron ka na bang na final call, last call, paulit-ulit po? Asan sila? Oh, may nasiran ako. Mga kapatid, lahat tayo may nasiran. Saksi ni Jehovah, mas maraming nasiran. Yung ibang mga religion, maraming nasiran. Pero asan na yung final call na dapat maranasan natin, na dapat meron tayo? Hindi naman yung katabi mo, sabihin mo, baka puro yabang lang. Puro kasiguraduhan lang. Pero walang ebidensya. Pakitanong ngayon katabi. Pero walang ebidensya. Kasi lahat tayo tinawag dito. Bukas may magsasalita sa atin na hindi pastor, hindi worker, and yet may karanasan siya sa final call. One time po, yung kasama po namin, dahil meron kasing hospital ministry noon, ngayon mahirap gawin eh. Pero pwede pa rin. Alam niyo po, pasok sila sa hospital, dalawa sila. Yung isa hindi worker, yung isa miyembro lang. Yung isa worker, yung isa miyembro lang. Pagpasok nila doon sa ward, meron silang shineran. Alam niyo, umakyat sila sa second floor para mag-share. Pasyente, pagbaba nila, yung unang shineran nila, patay na. Ito ang trademark ng mga Kristiyano. Dapat meron tayo. Bawat isa sa atin dapat may trademark. Narinig ko po sila Benny Hinn, narinig ko sila Morris Rule, narinig ko sila Kenneth Hagin. Meron silang karapatan, meron silang karanasan. Hindi lang yung nag-sermon sila, nagpatanggap lang. Meron silang mga karanasan na sila na ginamit ng Diyos sa huling sandali ng buhay ng tao. At ang isang trademark po ng Rema, tayo na yung last call. Tayo na yung final call. So yun po ang hahanapin ko. Tatanungin ko sa inyo ngayon. Asan po? Kasi hindi lang mga workers, hindi lang mga pastor, kundi tayo lahat. Ngayon, gusto ko po, mag-grupo po kayo, mga tribe ninyo. Hindi ko na po kayo papapuntahin muna rito. Mga counselors, kausapin niyo yung mga counseling niyo na dito tayo tinawag ng Diyos. Sabihin mo sa mga baguhan, sali ka. Tulungan mo kami. Sabi nga kay Pablo, come help us. Sabi ng mga
nung napanaginipan niya, sabi niya, tulungan mo kami. Doon sa panaginip ni Pablo, kaya nakatayo lang simbahan. Kung maaari pong sirain niyo yung mga bangko na yan na magpabilog kayo, sirain niyo yung forma. Mga counselor, sabihin niyo, sali ka dito. Tulungan mo kami. Maging final call, last call tayo sa mga tao dito sa sanlibutan. Mapapatunayan taga-rema ka talaga. No? At nagagawa natin ang kalooban ng Diyos. Tapos mag-pray po kayo. No? Mag-pray kayo. O sige po, habang inaawit po natin ito, mga counselors, mag-group kayo na pabilog, na nakaupo kayo. No? Hindi naman kailan nakatayo kayo. No? Guluhin nyo yung mga bangko na yan at magpa-circle kayo. Maghari ka. Kahit yung sa ating ng music. Bye.
Thank you.
Jogging yung mga pastor eh, saka yung makakita ng yung service na gano'n, no? Eh, wala naman yung anointing na gano'n para gawin to. No, kaya huwag mong gawin kasi ikaw lang mag-invento. Sayang nga eh, kasi yung mga kasama ko, nag-ready raw sila eh, nag-practice daw silang magtumakbo na eh, kasi baka daw ako magpatakbo. Eh, wala yung anointing eh, na para gawin yun, hindi nakaka-bless, no? Eh, actually, yung anointing nga ngayon, tapos na eh. Wala yung anointing na may gagawin ka pa eh, kaya maaga tayo matatapos ngayon. No, kasi kung wala yung leading na gawin yun, mag-iimbento ka, hindi nakaka-bless. Ayan. Pero, nalala ko po nung wala pang church ang Rema. Actually, wala pang Rema noon. Nagka-camping na po ako. Sa isang camping ko, counselee ako. No, hindi ano yun eh, hindi pa Rema. Wala pang Rema noon. Ngayon, una na ilagay ako doon sa group, doon sa tribe na mas ako yung pinakamatanda at ang mga kasama ko mga bata. Eh di sabi ko magiging feeling ko parang ako yung tatay eh kasi yung counselor ako din ang matanda kaysa doon sa counselor ko, di parang out of place ako, awkward. Ngayon ano nangyari?
nilipat ako. Hindi ko alam kung ba't ako nilipat. Ayun din, natatandaan ko na bakit ako nilipat. No, may yung counselor, may pagbabago nangyari sa counselor. Kaya inilipat ako ngayon. Nilagay naman ako doon sa, ako pinakabata at ang mga kasama ko, tatay. Meron ding mga binata, pero mas matanda silang lahat sa akin. Ngayon, no offense ha, excuse me, yuhu, ano muna, ikuwento ko lang ito muna, no? Ngayon, ang nangyari po, ako yung nilagay na ako yung pinakabata. Ngayon, maganda pagka ikaw yung pinakabata, eh bakit? Baby ka nila. Kasi matatanda sila eh. Nakakatuwa nga eh, kasi kapag di nila gusto yung ulam, gusto mo sa'yo na lang. Binibigay sa'yo, no? Pagkatapos nilang kagatan. Ngayon, nung meron po akong nakasama doon sa, actually second camp ko, hindi ako nagkakamali, na nataon ako doon sa isang tao na ang daldal. Natutulog na lang kami, dadaldalin ka pa ng dadaldalin hanggang madaling araw. Kalalaking tao. Tapos kapag ka hindi ka na kumikibo, no, gaganunin ka pa. Gustong makipagkwentuhan sa'yo. Tapos yung counselor namin, tulog na tayo, tulog na. Hindi mo mapigil. Opo, sandali na lang po. Meron pang ganun eh. Eh, nakikisama ka. Meron po ako nakasama noon na kumbaga pasintabi po, isang lalaki na bungal-bungal. Hindi kompleto yung ngipin niya, bungal-bungal. No? Sabihin mo sa katabi mo, isang smile naman dyan. Oh. Ngayon, tapos, kalbo. Hindi naman siya yung skinhead talaga, kundi yung parang kalbo talaga eh. No, hindi naman dahil sa kalbo siya, kundi nagpakalbo. No, wala nang problema ron. Ngayon, makikita mo talaga yung mga poknat niya. Alam niyo ba yung poknat? Yung peklat niya, na hindi na tinubuan ganyan, may tumutubong kamatis, ganun. Tapos napansin ko po, eh, katabi ko yung isang madaldal, na taba-taba. Tapos yung isa naman, siya, ang pangalan po niya, hindi ko matandaan na, pero ang pangalan niya, apelido niya, Poso. Poso, parang yung ganun. Ngayon, laging katabi ko sila, may mga kasama pa kaming iba, marami kami doon sa grupo eh. Tapos yung counselor namin, parang medyo pabaya. Kaya may problema ako sa counselor ng pabaya eh. Parang mang nagpapanting yung parang hindi maganda ang dating sa akin kapag pinababayaan yung mga counselor. Ngayon, naliligo kami, hindi sa CR na ganyan, yung merong ano, kasi parang school yun, pero walang mga CR. Ang liguan namin, ilog. Talagang habang naliligo ka, diyan ka na maligo. Hanggang dito yung tubig yan, sige, magtumpisaw. Wala ka dala tabo eh. Magtampisaw ka na lang riyan, magsabong ka, maya-maya, may lumulutang na riyan. Umaandar na gano'n, no? Na, kumbaga, sabi ng counselor namin, doon tayo sa dulo. Na, yung, eh, gano'n talaga eh. No, kaya, hindi ka naman makaligo rin dahil walang tubig, dito lang. Eh, ilog talaga. Ngayon, isang kasama ko rin itong mataba na yung nangangalabit kapag nagkukwento, madaling araw na. Eh, tulog na nga ako, gigisingin ka pa. Na, nakakatawa siya na ang tawag niya sa akin, sabi niya, Jonathan, sabi niya sa akin. Sabi ko, Boy ang pangalan ko. Eh, hindi, mukha kang Jonathan eh. Siya namimili. Paano kaya kung sabihin ka, ikaw si Marcos. No? Namimili siya, paulit-ulit sabi ko, Boy ang pangalan ko, brother boy. Sabi niya, hindi, mukha kang Jonathan eh. Ngayon, di, yung mga babae dun sa dulo, kaya siguro yung lumulutang galing sa kanila. Ngayon, itong kasama namin dito, yung lalaki nga, eh, excuse me, no? hindi naman sensor dito eh, pero nakakatuwa lang. Aba, maya-maya nagsigawan na yung mga kasama kong mga lalaki habang naliligo kami. Bakit? Abay, wala nang saplot. Naliligo siya, ganun. Uy, sabi ko, mag-shorts ka. No, sabi niya ganun, hindi kasi masarap maligo na walang damit eh. Sabi ko, mahiya ka naman, may nakakakita sa atin, ganun. Yung mga lalaki naman yan eh, ganun. Yung pati kilig-kilig niya, sinasabon niya, ganun. Eh di, parang bata siya. Ngayon, ito yung naging kasama ko sa camp, tapos itong isa. Napansin ko, dahil limang araw yung camping, itong si Poso, hindi na nagpapalit ng damit. Na, tapos hindi rin nagtutoothbrush.
naliligo pero hindi na nag hindi na kumbaga yung sabon lang pagkatapos yung damit na sinuot niya yung pa din. Pangalawang araw na nagsimula na po ako nag-isip, bakit asan ang gamit mo? Ayan, hanggang sa mamaya sa lagi kong katabing kumakain, tapos katabi kong natutulog kasama yung nang yung mataba na ng gugulo. Yan, sila yung naging kabady-body ko do sa I think second camping ko yan na hindi dito sa Rema. Ngayon, sa altar calling, kasama ko silang nalapit sa harapan. Alam niyo po, napansin ko, itong si Poso, bakit hindi na nagpapalit ng damit? Alam niyo, pagkatapos po ng mga dalawang altar calling, nagsimula nang magkwento si Poso. Ang nangyari pala sa kanya, sabi niya, kaya wala akong damit, kasi wala ako talagang dalang damit, isang bag lang. No? At ang laman ng bag na yon ay towel lang at saka ngayon ang ginawa namin dahil kailangan niya magpalit ng damit nagtinulungan namin ng tribe na oh, gamitin mo muna yung damit ko payat no? Payat pag gumiti siya kita niya lang na gilagid niya rito tapos yung nga lapos wala siyang ginawa kundi maghawak ng buhok na gano'n kasi nga nagpakalbo hindi siya kalbo nagpakalbo. Tapos ano, yung tipo bang yung sa asal, sa kilos, maton, siga, na parang hindi gagawa ng mabuti. Tapos ang ano, nung na, kita mo naman sa kilos niya eh. Alam niyo, sabi ko, bakit sa akin natabi ito? Kasi, sabi mo sa katabi mo, may amoy. May amoy siya talaga. Kasi hindi na nagpapalit ng damit. Pagkatapos, sa bagay, kahit di siya mag-toothbrush, wala naman toothbrush yun eh. No? Eh, sabi ko, katabi ko, naamoy ko siya, eh naamoy din namin ng tribe na mabaho siya. Eh, wala nga damit. Ngayon, nung nag-usap-usap kaming lahat, pahiram na. Kaya, merong nagkataon na, wala, nakaano nga siya, nakachinelas lang. Nagpahiram kami ng sapato. Sige, gamitin mo na muna yan. Ganon. Ako na lang muna magchinelas para ganon, para, alam niyo nung nabihisan siya, mukhang tao eh. Na okay naman pala to eh. Tapos ano, yung binigyan pa namin siya ng long sleeve na kami pa yung naggagano. Salatang hindi marunong magdamit. Pagkatapos noon, ito po, maya-maya, nung siguro mga ika-third day na namin sa camp, nagsisimula na siyang magaganyan. Fourth day, nagsisimula na siyang magsayaw. Ngayon, nung fifth day, nagsimula na siyang kumbaga paging alive. No? Masasabi mo na born again talaga. At nagsimula na po siyang magkwento. Kaya pala siya pumunta ng camp. Doon pala sa lugar nila, nagkaroon ng nakawan. At isa siya sa mga nagnakaw. At para, yung kasama niya ay nahuli na ng pulis at nakulong na. At para hindi siya makulong dahil itinuro na nung kasamahan nila kung sino yung mga kasama nilang nagnakaw sa isang warehouse, sumama siya ng camp para tumakas. Hindi niya alam sa camping, dun siya maaresto ng Diyos. Kuha niyo mga kapatid. At ito, itinabi ng Diyos itong magnanakaw na ito kay Kuya Boy. Tapos, ang nangyari po, ang dala niya, inamin niya eh, ang dala niya ay isang towel, maliit na towel na palagay ko, sa natatandaan ko ngayon, yung towel na yon ay mukhang basahan na. At dun sa bag niya, nandun po ang ilang kilo ng marijuana. Dala niya droga. No, marijuana. Wala pa kasing mga meth noon eh. No, wala pa mga shabu nung unang panahon. Alam niyo nung naborn again siya, ang ginawa niya, ang unang-unang ginawa niya, pumunta ng ilog at yung marijuana na yon, itinapon niya sa ilog. Sabi niya, tapos na ang buhay ko sa iyo ngayon. Malaya na ako. At sabi niya, pagkatapos ng camp, babalik ako sa Maynila at isusuko ko yung sarili ko sa mga pulis. Kasi kahit na ako ay mabilanggo,
ang puso ko naman ay malaya kay Jesus. No? Nagkaroon talaga ng pagbabago. Sige, palakpakan po natin yung nangyari sa itong taong ito. Alam nyo, umuwi siya at sabi niya ganun, dala niya yung damit ng kasama niya, dala niya yung pantalon ko, dala niya yung sapatos nung, tapos nung uwian na, binigyan pa namin siya ng pera, dahil walang kapera-pera. No? Walang kapera-pera. Pagkatapos, yung towel niya, nasa kanya pa rin yung parang towel na yung lagi na lang nakaganon sa, alam niyo yun? Lagi na lang nakaganon sa kanya. Kahit saan siya magpunta, tapos ganun-ganun. Tapos sabi niya, umiyak ka, gusto mo punasan? Ngayon, nung pag-uwi niya, sabi niya, diretso sa bahay, nagalit daw yung magulang niya. Sabi niya, bakit ka pa umuwi? Alam mo bang wanted ka rito? Ilang beses nagpunta ang mga pulis dito para hanapin ka. Bakit ka pa umuwi? Eh sabi niya ganun, eh, yung napuntahan ko kasi, eh, nakulong din ako eh. 5 araw. Camping. Doon pa siya nagpunta. Pero sabi niya, Nay, susuko ako bukas. Bakit mo gagawin yan? Sabi ng nanay. Alam niyo, ang ginawa niya, kinabukasan, hindi naman siya sumuko, kundi naglakad siya papunta rin sa mga kaibigan niya. Ang purpose niya, mag-share. Alam niyo po, nakasalubog niya yung mga pulis at hinihintay niyang prrrt! Yung hulihin na lang, ang nangyari doon sa pulis, tiningnan daw lang siya at nginitian, nilagpasan. Sabi niya, bakit hindi ako hinuli? Kilala ko yung pulis na yun eh. Pagkatapos nung may nakasalubog na naman siyang pulis at nakilala siya, alam niyo, hinihintay niyang hulihin na siya. Sabi niya, hindi ako papalag, hindi baling bilanggo ako sa preso, pero malaya naman ako kay Jesus. Alam niyo po, nilagpasan lang siya ng pulis, nginitian daw siya, hindi siya hinuli. At magmula po noon, hindi na siya hinuli. Malaya siyang nakapaglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, ang isang ginagawa niya, dahil sa grupo nga sila, nag-aaral naman siya pero tamad. Ang gagawin daw niya, pupunta raw sila sa Luneta, halimbawa, o sa park. Mga marami sila, siguro more than 5 sila. At kapag merong magkasintahan na nag-uusap dun sa park, papalibutan nila. Pagkatapos, uupo sila habang nakaganon dun sa magkasintahan. Nangaasar, nangiinsulto na parang naghahanap ng away. At kapag daw pumalag yung lalaki, bubugbugin nila. Di mga sa katabi, masamang tao to. Na naghahanap lang sila ng gulo, talaga raw bubugbugin nila. Pagkatapos nga, ayun, napunta sa camp, alam niyo mga kapatid, nung meron kasi yung tinatawag na reunion. Pagkatapos ng camp, lahat na nag-camp, pupunta sa Central Church, no? Hindi, wala pang rema noon eh. Kaya meron kaming Central Church noon, nadukuin natin lang. Pagkatapos ng magre-reunion at mga kamusta, alam niyo mga kapatid, nung narinig nung director at nung mga kapastoran yung kwento niya dahil siya ang nag-testify, ang sabi nila noon, bulungan, dapat ito ang naging king ng camp. Kasi ang king ng camp, siya po yung pinakanagbago. Eh dahil sa hindi nga alam ang kwento, hindi lumabas. Pero lahat sila nagbubulungan, siya ang king ng camp. At sa king ng camp, meron din naman yung prince. Dito kasi ang prince, ganyang kaliliit. Ng mga toddler. Noon, ang prince ng camp, malaki rin. Kumbaga matanda rin. Meron ding queen ng camp. Tapos meron din yung princess ng camp. Dito kasi yung mga prince saka princess, yung mga parang cute lang. No, sabi mo sa kadabi, pwede kang maging prince saka princess. Kasi cute ka pa. Pero pag nakakata-cute ka na, hindi na pwede. Ayan, edi ano po, edi nag-testify siya. Lahat sila, dapat ito ang bakit hindi alam. Pero kaya pala, nung katabi ko siya, may something na gusto mong sharean, gusto mong kausapin, gusto mong dikitan, may something sa'yo na gusto mong lapitan, gusto mong i-entertain, gusto mong i-disciple, gusto mong pastoran, kahit di ka pastor. Alam niyo isang meaning nun?
Hindi mo alam, yung katabi mo, ikaw ang gagamitin. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Sabi mo, gaganda pa yan. Kaya mga counselee at saka counselors, mga counselees at saka counselors, maging maingat kayo sa tamang example na papakita nyo sa kasama nyo. Kasi hindi mo alam na yung tao pala na yan, yan ang gagamitin ng Diyos para magligtas ng 100,000 kaluluwa. At ikaw ang pinili ng Diyos na maging kadikit niya. Hindi nga ikaw counselor, hindi nga ikaw yung direktor, hindi nga ikaw yung pastor, pero pinili ka ng Diyos sa magiging apostol. Hindi, maging careful kayo riyan na, na ikaw mo, eh, counselor lang ako, ako naman ang aasikasuin. No, it is better to give than to receive. Maging maingat ka, kumbaga maging aware ka na yung isa sa mga inaalagaan mo bilang counselor ang gagamitin ng Diyos para magdala ng maraming kaluluwa sa Panginoon. No? Ma-amaze ka na lang dahil siguro one time sinabi mo na, Lord, gamitin mo ako. At sa camping na ito, gagamitin ka niya. Amen po ba? So, tapos na tayo. Ha, Pastor, wala bang takbuhan? Eh, ikaw, kung gusto mo, ikaw dito, di panuorin ka namin. No? Walang anointing para doon eh. Kaya hindi tayo abutin ng 7 oras. No? Maliban kapag bumagsak, hanggang Martes tayo rito. No? Pero eh, tingnan natin kung ano gagawin ng Diyos bukas ng umaga. No? Susundan nito ni Pastor Marlon eh. Ayan. Ay, okay po, no? Ano ba magandang kanta rito? Ano bang latest na kanta niya? Mayroon ba kayong latest na papakanta? Para mag-closing tayo. Okay po, no? Wala na, wala na akong nararamdaman na susunod na gagawin eh, no? Gusto niyo, kainan na lang tayo, ano? O, sabihin nga natin, kainan na. Kainan na. O, sige, magpa-grab kayo. No, i-charge nyo rin sa, ano nyo, sa counselor nyo. No. Sabihin mo, libre naman dyan, o. O, sige, campers. Sabihin mo sa counselor mo, huwag kang manghihinayang sa magiging susunod na propeta. Okay, so ito, lahat ng baguhan, sabihin nyo sa counselor nyo, counselor, may mga taong ligtas na. At malapit ng maligtas, isang treat mo lang. Wala na akong maisip eh, kasi ano eh, sabi nga sa inyo, wala yung anointing na magstay tayo ng 7 oras eh. Tayo na nga lahat, tayo. Itiwala ako, pag-ibig mo, lagi ang sandigan ko. Thank you.
Okay, harap kayo sa isa't isa. Dalawa. Dalawang kamay. Dalawa. Tingin kayo rito. Tingin. No? Okay, mamaya na kayo. Mamaya na kayo magsayaw. Wait lang. Oh. Holding hands. Dalawang kamay. Tapos, pisil-pisilin mo. Oh, sige. Okay. Tumingin ka sa mga mata niya. Look into my eyes. Tingin-tingin sa mga mata. Okay. 5 seconds, magtitigan kayo. 5 seconds, magtitigan. Walang kukurap. Oh, walang kukurap, ha? 5 seconds. Okay, stop. Oh, pikit. Oh, this time, 30 seconds, walang kukurap. Ang kukurap, manlilibre. Ready? Get set. Oh, go. Dilat. Titig. 30 seconds. Walang kukurap. Walang kukurap. Ang tatawagin ko. Jesus, ikaw. Wala, hindi kaya eh. Hindi kaya. Walang divorce dito. Holding hands. Oh, titigan ha. Okay. Huwag akong tingnan nyo. Yung boses ko lang pakinggan nyo. Okay, titigan mo at pungay effect. Pungay. Matang Garfield. Pungay. Magpapungay ka. Oh, sige. Oh, may gagawin kayo ngayon, ha? Kindatan mo. Babae sa babae, lala. O, oh, isa pa. Tingnan natin kung gaano ka kagaling sumunod, ha? Okay, sa harapan mo, yung mas matangkad sa'yo, tingin ka sa mata niya at mag-beautiful eyes ka. Paano ba yung beautiful eyes? Yung mas matangkad sa'yo, ha? Okay, yung mas mababa sa'yo, mag-musong bibi doon sa mas matangkad. Musong bibi. Parang kikis. Okay, sabihin mo ganun sa kanya. I love you. O sabihin mo, I love you too. O hug. Mahalan mo ang tatawagin ko. Amoy poso.
gusto ang tatawagin ko. Ay, okay. Isusikaw. Asan ay lumapit sa akin? Asan si Jeff, no? Mapakiwendi niyo po. Ayan, ay ganito po, no? Maaga pa lang naman. Tapos na tayo. Mga 10 o'clock, lakalabas na tayo rito. Dati, naabot tayo hanggang alas 3, alas 4, eh, di ba? Eh, ano po, sabihin mo sa katabi mo, dahil sa hindi ka pa nagbabayad, kailangan nating magpa-offering. No? Para hindi na tayo magpa-grab. Pakisabi nga sa katabi, bilisan mo kasi ang fundraising mo. No? Ay, kailangan natin magpa-offering. No? Sisihin mo yung katabi mo, si Poso. Sisihin mo siya. Ikaw, Jesus. No? O, dito na lang. Dapat meron pang isa, dalawa. Asan isa? O yan, dito na lang sa box. Dito na lang. Ang liwanag. O, sige po. Teka, bago kayo mag-offering. O sige, tingin muna kayo rito. No? Wala na pong uupo. Diretso na tayo. Ganito po, mga council, ano, lahat po ng mga workers ay may meeting ngayon. Siguro, patulugin nyo muna, iwanan nyo yung mga councilors nyo ron, kung councilor kayo. Lahat ng workers ay meron tayong papanuoring pelikula ngayon. No? Dapat nung training, ipapakita kaso hindi mag-fit salungat sa anointing. Kaya, pwede palabas, may papanoorin tayo. Mga siguro, pag patulugin nyo sila, malibang gusto nilang manood, no, may bayad nga lang, 100 pesos per head. Hindi, joke lang. Yeah, may palabas tayong pelikula, gagamitin po natin yung, ano na lang, yung screen. Para sa mga workers ito, pero kung sino man ang gustong manood, pwede lang naman. No, pero kung gusto niyo pong magpahinga, ina-advise ko pong magpahinga kayo. No, matulog kayo ng maaga dahil bukas alas 5 ang gising. So, pagkatapos po natin papatawag kayo. Mga workers ha, wala naman na tayong gagawin eh. No, matutulog na magpapahinga. May pelikula tayong papanoorin na makakatulong po sa atin. Pero kung gusto niyo manood, walang problema. Okay lang naman. No. Habang inaawit natin ito, mag-o-offering po tayo. Punta kayo rito. Pagkatapos, diretso na kayo sa inyong mga kwarto. No? Pagkatapos yung mag-o-offering. God bless you. God bless you. Sige po. God bless you.